pa rin inaalis ng otoridad ang anggulong pambobomba sa nangyaring pagsabog sa Two Serendra condominium sa Taguig City noong Biyernes. Di bali na raw matagalan sa investigasyon basta ang mahalag raw, tama at malinaw ang may papakitang mitsa ng pagsabog na ikinasawi ng tatlong tao. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Ikukumpara pa raw ng iba't ibang ahensya ang resulta ng kani-kanilang investigasyon para matiyak na pwede ng isang tabi ang anggulong pambobomba. Oras na mapatunayang hindi bomba kundi ang isa pang tinutumbok ng kanilang investigasyon na gas leak ang ugat ng pagsabog, ang Bureau of Fire Protection na raw ang magpapatuloy sa pagsisiyasa. Maliban dyan, matipid sa detalye ang mga otoridad. Maging ang hawak na nila ngayong CCTV video ng pagsabog sa condo unit, hindi muna isinasapubliko. Ayon kay Interior Secretary Mar Rojas, hindi sila nagmamadali kasunod ang bilin ng Pangulo na gawing mabusisi ang investigasyon. Buti ng masinop na tiyak at sigurado, imbis na mabilisan na mali. Pero nilinaw ni Rojas ngayon pa lang na ang posibilidad ng gas leak sa Two Serendra, iba raw sa nangyaring methane gas leak noong 2007 sa Glorieta 2 na pag-aari rin ng Ayala Land. Hindi naman. Dahil sa Glorieta, methane, ito yung singaw ng basura. No, methane yung gas doon. Kontra sa ibang teorya na may bomba doon sa Glorieta. Ang nakaligtas na biktimang si Angelito San Juan na naroon mismo sa unit kung saan nagkaroon ng pagsabog. Maselan pa rin ang kondisyon sa ICU ng St. Luke's Medical Center sa Taguig. 85% kasi ng katawan ng 63 anyos na arkitekto ang nagtamo ng second hanggang third degree burns. He is currently under observation and heavily sedated. Hindi po namin siya makausap. Meron pong pagtangka ang mga pulisya na magtanong sa kanya pero mismo yung mga doktor niya ang nagbawal ito. Pero ayon sa mga kakilala ni San Juan, bago ang pagsabog, inireklamo na raw niyang hirap siyang makahinga sa loob ng unit. Pababa na siya mula sa kondo para maghapunan na mangyari ang pagsabog. The information given us was that there was an ongoing maintenance na nangyayari dun sa building and that the electricity only came back, no? At 6 p.m. that same day. Kaibigan siya ng may-ari ng unit na si Marian Cayton na pauwi pa lang ng Pilipinas. Labis naman na paghati ng mga kaanak ng mga nasawing driver at pahinati ng delivery van na binagsakan ng malalaking tipak ng pader mula sa unit. Naiuwi na ang labi nila sa kani-kanilang probinsya. Sana magsalita naman sana sila kung ano yung maipapangako nila sa mga naulila. Kasi anong time na nalabalitaan ko, mag-isa lang ako sa bahay kasama mga anak ko. Umalis sa bahay mo, okay. Pagbalik, pagkita mo ng huli, ganun na itsura niya. Bago siya umalis, ang dami niyang ginawa para sa amin ng anak ko. So, ang dami pa niyang pangarap sa amin kasi gusto niya mangyari, mag-abroad pa nga siya eh. Nagpaabot na raw ng tulong sa pamilya ng mga biktima ng pagsabog ang Ayala Land, ang developer ng Two Serendra. Bernadette Reyes, GMA News.